Naungkat sa pagdinig ng kamera sa proposed budget ng DOTR, ang isang pag-aaral na isa ang Pilipinas sa mga bansang kulang sa tulog. Ang isa sa mga dahilan niyan, araw-araw na kalbaryong traffic at pahirapang pagkocommute na sinusuong ng mga Pilipino. Ang tugon at programa ng Transportation Department. Sa pagtutok ni JP Soriano. Para lang tiyak na hindi ma-late sa 7 a.m. na oras ng trabaho, gumigising ng alas 4 ng madaling araw si Rico. Bukod sa karaniwang routine bago pumasok, inaabot din mahigit 2 oras ang kanyang biyahe mula Mandaluyong hanggang Commonwealth Quezon City dahil sa matinding traffic. Pag-uwi naman bandang alas 7 ng gabi, inaabot siya ng 3 oras na biyahe at nakakauwi na ng bandang alas 10 ng gabi. Kaya si Rico, nasa 4 oras lang daw ang tulog kada araw. Kulang na kulang sa tulog. Sobrang traffic, sir. Ganun. Traffic. Kasi kung hindi naman traffic, talagang mabilis lang yung oras ng dating namin sa trabaho. Ang ganitong kalbaryo ng mga commuters sa pang-araw-araw ang tinalakay sa pagdinig ng Committee on Appropriations ng House of Representatives para sa proposed 2025 national budget ng Department of Transportation. In a study by the World Economic Forum in 2019, isa po tayo sa pinaka-most sleep-deprived. Why? Because you have to wake up at 4:30 in the morning, you have to go up to a mountain of stairs just to cross EDSA, to ride the bus. Nakakainin pa ng bike lane, kakainin pa ng bus lane, kakainin pa ng kung sino man abusado dyan. Tugon ng DOTR, tuloy-tuloy ang mga ginagawa nilang hakbang para matugunan ang matinding problema ng bansa sa traffic. Kabilang daw yan ang pangmatagalang solusyon, gaya ng pagpapaganda ng EDSA bus carousel. The reason why they are going to the busway carousel po, dahil yung travel time, it's either hindi ho nag-increase, it's still fast as compared to other mode of transportation. Naungkat din ang problemang Pilipinas ang may pinakamaikli at kaunting riles sa buong Southeast Asia na isa sa inaasahang solusyon para maibsan ang traffic at transportasyon sa mga Pilipino. Sabi ng DOTR, umuusad ang mga railway projects ng gobyerno at inaasahang magagamit na sa mga susunod na taon. Gaya raw ng North-South Commuter Railway Project, LRT1 Cavite Extension Project, MRT3 Rehabilitation Project, at iba pang proyekto. We have 5 ongoing construction railway projects, 3 pre-construction projects, and 13 project development stage projects. The Metro Manila Subway, touted as the country's most ambitious infrastructure project to date, has already attained significant progress in its construction. Kaugnay naman sa bike lane sa bansa, sabi ng DOTR, isinulong nila ang pagbuo ng karagdagang 260 kilometers na bahagi ng mga kalsada na mangangailangan ng dagdag na budget. Pero tanong ng ilang mababatas, ligtas at tama ba ang pwesto sa kalsada ng mga bike lanes ngayon? The program regarding bike lanes po, I'll just have to be transparent po, na was in the previous administration, so nandiyan na po yan ngayon. And I know there are certain concerns po that were raised. There are concrete concerns about their current regarding location. Sa bike lanes po, no? So we are further studying that program of ours. But at the moment po, nandun po yon, and we have to maintain and make it safe po sa ating mga bikers po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.